kumakain tayo mga besh. Ito lang yung ano, yung kakainin ko ngayon dahil ano, kasi ano, kasi diabetic ako, so I have to eat. Kailangan kumain ng konti bago ako matulog. Meron tayong maliliit na cute na, ang tawag nito, buwad or daeng. Binigay ito sa kasama ko sa trabaho. So, pag ako'y kumakain ng mga maaalat, kukunti-kunti lang, parang ano lang, kasi pag ano ka, diabetic ka na, iba-iba na yung lasa mo eh. Minsan pang lasa mo, walang alat. Minsan sobrang alat, ganun lang. I-base mo lang yung taste mo sa panlasa mo. Pwede ka magdagdag ng what you call that, yung kunting patis. Ako kasi nakasanayan ko na yung ano, yung magsawsaw ng bagoong at patis. Para maano pa ako, masagwa pa ako sa ano eh, sa buntis na babae, kasi nagki-craving ako ng ganyan, ganito. Tas niluluto ko, pagtikim ko, wala naman akong gana, yung bang ganon. Kaya yung niluluto ko, dadalhin ko na lang sa trabaho para may kasabay akong kumain, kasi mahirap kumain ng mag-isa eh. Luto ako ng luto dito, pero nagigilty ako dahil yung mga pamilya ko sa Pilipinas eh, alam mo na, naghihirap doon. At saka mostly sa kanila, hindi masyadong marunong magluto. So, ganun. Dito kasi sa Amerika, pag pumupunta ka, dito, kailangan handa ka sa lahat. Kasi ang buhay dito, sa'yo lahat eh. Sa'yo ang luto, sa'yo ang maglaba, sa'yo maglinis ng bahay, magtrabaho ka pa, ganun. Lalo na kaya kung may anak, ang hirap kaya. Wala man akong anak dito, pero marami akong anak sa Pilipinas. Diyos ko miyo. Hindi ako magkanda ugaga kung sinong unahin kong tulungan. Pero kahit papano, nakakatulong ako kahit pa konti-konti. Hindi ko naman mabigay sa kanila yung mga karangyang buhay na gusto nila. Eh ako nga dito, nagsasakripisyo eh. Pero naintindihan ko ang buhay ng Pilipinas kasi ano, as in, mahirap. I mean, kumayod ka man ng kumayod, magkano nga lang ba ang inaraw kasi yun eh. Arawan kasi ang sweldo dyan, hindi katulad dito sa amin, dito sa Amerika na inuras by hour. So, pero syempre, yung mga bills ko naman dito, the same thing as inuras, the same thing as inaraw. Pero, nagigilty ako pag may nangangailangan doon. Hindi ako minsan nga, ano pa ako eh, yung pati mga so-and-so, kung mayroon lang ako,
maisip ko, oy, gasino lang ba naman yan, ganito lang yan, ganyan, ganyan. Pero, alam mo, kung mabuti kang tao, yung blessing sa'yo is continuously, magsikap ka lang. Magsikap ka lang. Katulad nito, hindi ko ipapalitong ulam ko sa ano, sa hamburger at saka yung mga ano-ano diyan. Eh kung mag-steak naman ako, kaya ko, pero hindi naman ako makangaya. So, ganyan ang buhay dito, mga besh. You know? Hindi porque nasa Amerika ka, mayaman ka na. Diyos ko mio. The more you make money here is the more you pay tax. Sa'yo lahat dito, wala kang kamag-anak na mahingian ng tulong if ever na meron kang emergency. Minsan nga, yung iba, God forbid, na mamatay na lang sa bahay nila na hindi nalalaman ng mga tao. Malalaman na lang kung hindi ka mag-show up sa trabaho. Yun ang minsan kinakatatakutan ko. Pero, alam mo, sa panahon ko ngayon, sinurrender ko na kay Lord kung ano man mangyari sa akin. Nasa kanya na yan kung sakali. Iba na talaga ang lasa ng frozen fish kaysa fresh. Kasi pag fresh, matamis eh. Ito, kailangan mo pang lasingin ng lasingin para malasahan mo yung loto mo, in a way. Oh well. Anong oras na ba? So, kaya yan mga besh. At saka matipid ako sa ulam dito na ano. Kaso lang, nauumay ako pag ano ba, ako lang kumakain tapos ano. Araw-araw nang ginawa ng Panginoon. Kaya, happy and willing ako mag-share sa mga kasamahan ko sa work. Dahil yung iba talaga, wala nang time mag-cook for their own food. Kasi minsan yung, madalas yung mga asawa nila, mga foreigner, mga puti, eh, mag-craving ka man ng ganito, ng ganyan, hindi mo rin magawa-gawa dahil ano, yung hindi gusto ng anak mo or asawa mo. So, kung gusto mo talaga, ako naman, wala akong anak at wala akong asawa. But I know how to cook American food. Marunong ako magluto ng American food, kaso lang, eh, hindi ko naman type yung American food. Unless na yung recipe, type ko.
You know? So now, lalabas lang yung mga talent ko ng American food pag halimbawa, Thanksgiving, Christmas party, yung mga ganun-ganun. Pero sa pang-araw-araw na kinakain ko, naku, Diyos ko mio, Pilipino yan. Mm-mm. Mm. Minsan nga sa trabaho, nagkakamay ako eh. Considering my COVID, pero naghuhugas naman ako ng kamay, syempre, ano? Pag feel na feel ko yung ulam, ay nako, bahala kayo sa buhay nyo. Magkakamay ako. Excuse me po. Yan. Yung dilis, kinunan ko ng ulo dahil ano, mapait kasi siya pag ano, dahil tubong Bisaya ako, yun ang madalas na binibili ng nanay ko nung ano, kabataan namin. Dahil siguro yun lang ang mura nung mga araw. Tapos, depende sa sitwasyon. Minsan may makuna, makuha mo pa yung fresh, pero madalas kasi hindi na siya ano, hindi na siya presko unless na maaga mo siyang mabili, as in like morning, early morning. Pagdating na ng hapon, wala na, na-ice na yan eh. Pero considering, para sa akin, fresh pa rin yun dahil one day old lang yung isda na na-ice eh. Kumpara dito, we don't know kung how long it's been frozen, diba? So, yan. Pero at least, kaya nga, lunurin mo ng ano, ng timpla. Tingnan ko nga kung ilang minuto na ako. O siya mga besh, hanggang dito na lang tayo ha. I'll see you soon. Bye-bye.